Magandang umaga po sa ating lahat. Ialay natin ang mga intensyon sa banal na misa ngayong araw na ito. Pamisa para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Buen Suceso, alay ng Cagayan Family. Para sa karangalan ng San Lorenzo Giacono, alay ni Floren at Tina Juarez. Para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Asunsyon, alay ng Pamilya Aka. Pamisa para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Buen Suceso, alay ng Cagayan Family. Misang pasasalamat, alay ng Pamilya Adaw. Pamisa para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Buen Suceso, alay ng Cagayan Family. Pamisa para sa karangalan ng Santa Clara ng Assisi, alay ni Alden Quinmilla at pamilya. Misang pasasalamat, alay ni Nina Generoso at Sonia Cadawas at pamilya. Misang pasasalamat, alay ni Jason Go. Misang pasasalamat, alay ng Alberto at Basa Family. Misang pasasalamat, alay ni Brother Diwi Kadapan and Family. Personal intention, alay ng Alberto at Basa Family. Personal intention of Glenn Frederick Orjales. Pamisa para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Buen Suceso, alay ng Cagayan Family. Karangalan ng San Roque, alay ng Bagabaldo Family. Penny at Arturo De Leon at pamilya, Penny Manggubat at pamilya, Irma at Irving Chu and pamilya. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Erlinda Purong, Rodolfo Salceda, Nora Valdelion, Mercedes Bagabaldo, Doroteo at Nildo Bagabaldo, Mary Magdalene Tarobal, Antonino Acala. Rodolfo Salceda, Marcelo Salceda, Luisa Salceda, Marlo Salceda, Wilma Veronica Adaw. Jose Piping Madrinyan, Simon at Anakleta Madrinyan, Mariano and Leonila Cainto, Antonio Madrinyan, Natalie Sebastian, Vicente and Dorang Kahumban, Gregorio Kaangkan, Sinagtala Akupan, Somi at Tita Madrinyan, Crescenciana Alimario, Iopronia Sanchez, Saturnino Sanchez, Ambrosio Sanchez, Felisa Sanchez, Erlinda Caño, Urbano Kadapan, Antonia Balandra Kadapan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa luwa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Inupuri ka namin, inaramal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupo upang sa lupaing ipinangako mo kami makapasok sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom, pagkatapos ay nahiga ulit. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkain niyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanya mga gawa, kayong naapi na makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umaasa sa kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iligtas sa hirap at dusa. Anghelyo ang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y pinupukpuk. Ang galing ng poon hanaping masikap, yang natiwala sa kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong buting. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalai, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo dahil sa pag-ibig sa atin. Inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyang na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Aleluya, aleluya. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Aleluya, aleluya. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabing, bumaba ako mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama ay natututo at ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong mula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa kabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang Ebanghelyong ating binasa ngayong 19 na linggo sa karaniwang panahon ay mula pa rin sa ika-anim na kapitulo ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Tayo ngayon ay nasa kalagitnaan na ng pagninilay tungkol sa diskurso ng Panginoong Jesus tungkol sa tinapay ng buhay. Ating maaalala na sinimulan ng Panginoon ang diskursong ito sa pamamagitan ng himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. Pagkatapos nito ay ating napakinggan noong isang linggo
kung papaanong ginamit ng Panginoon ang tagpong ito ng pagkaparami ng tinapay at isda upang ituro sa mga tao ang mas higit na biyaya mula sa Diyos. Hindi lamang ang biyaya ng tinapay, kundi ang biyaya ng banal na Eucharistia. Kaya nga ating narinig nang sabihin ni Jesus sa mga tao sa Ebanghelyo natin sa linggong ito na siya ang tinapay ng buhay, ang tinapay na mula sa langit, ang tinapay na ibinigay ng Diyos na magbibigay naman ng buhay sa mundo. Sa mga pananalitang ito ng Panginoon sa mga tao ay atin ding nakita yung naging reaksyon ng karamihan sa sinabing ito ng Panginoon. Ayaw nilang tanggapin ang sinasabi ni Jesus. Kaya nga't nagbubulong-bulungan sila tungkol kay Jesus. At hindi sila makapaniwala sa mga pananalita na sinasabi sa kanila ng Panginoon. Hindi nila matanggap ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Dahil para sa kanila, ang Panginoon ay katulad lamang nila. At kilala nila ang kanyang ina na si Maria, ang kanyang ama na si Jose. At para sa kanila ay lubusan na nilang kilala ang Panginoon. Kaya nga bagaman nakita nila at nabalitaan ang mga ginawang himala ng ating Panginoong Jesus, katulad halimbawa ng pagpapagaling sa may sakit, ang pagbuhay sa patay, o ang himala ng pagkaparami ng tinapay o isda at isda, ay para sa kanila, si Jesus ay isang taong kahanga-hanga. Maaring sabihing isang propeta, o kaya naman ay maaring panibagong Moises, pero hindi nila kayang paniwalaan na si Jesus ay bumaba sa langit, na si Jesus ay anak ng Diyos at siya mismo ang Diyos. Ang mga taong ito ay nagkukulang ng pananampalataya. At ito mismo ang hinihingi sa kanila ng Panginoon, na magkaroon sila ng pananampalataya sa Kanya. Kaya nga winika ni Jesus sa kanila, "Amen, amen, sinasabi ko sa inyo, ang sinumang manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." At tayo din ay hinihiling ng Panginoon na magkaroon ng matibay na pananampalataya. Tinatawagan tayo ni Jesus na patibayin ang ating pananampalataya, ang pananampalataya na siya ay mula sa Diyos, ang pananampalataya na sa ating pagtanggap ng tinapay na bigay niya sa banal na komunyon, tayo ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya na ang tinapay na ibinibigay niya sa atin ay ang kanya mismong katawan para sa ikabubuhay ng mundo. Kaya nga sa misang ito, mga kapatid, ay hilingin natin ang biyaya ng pananampalataya. Winika ng Panginoon sa Ebanghelyo, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking katawan. Kamanghamanghang pangako ito mula sa Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos ay nagnanais na mas mapalapit pa sa atin habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Si Jesus ay lumalapit sa atin para maging ating pagkain araw-araw." Narinig natin sa unang pagbasa ngayong Linggo ang kwento kung papaanong ang mga anghel ang nagdala kay Elias ng tinapay at alak habang siya ay naglalakbay patungo sa banal na bundok. Mga kapatid, ang ating pamumuhay bilang mga Kristiyano ay katulad din ng kay Elias. Tayo rin ay naglalakbay sa mundong ito hanggang tayo ay makaabot sa kaharian ng langit. At kagaya ni Elias, may mga pagkakataong tayo ay napapagod din. At dahil dito ay tayo ay natutukso na mawalan ng pag-asa. Sapagkat batid naman natin na hindi biro ang mamuhay sa mundong ito. Madaming hirap at sakit ang ating dinadanas, lalo pa ngayong panahong ito ng pandemya.
May mga pagkakataon pa nga na dahil sa hirap ng buhay ay nagkakaroon tayo ng alinlangan kung tunay ba nakasama natin ng Diyos sa ating paglalakbay. Siguro ngayong mga panahong ito ng pandemya, marami sa atin ang napapatanong, talaga bang hindi ako pinababayaan ng Panginoon? Kung ito ay totoo, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? At dahil nga dito sa tukso ng kawalan ng pag-asa at duda sa Panginoon, ay mas nangangailangan pa tayong magkaroon ng matibay na pananampalataya sa pangako ni Jesus na hindi niya tayo pababayaan. At sa banal na Eukaristiya, ibinibigay ng Panginoon ang sapat na lakas upang tayo ay magpatuloy sa ating misyon bilang mga Kristiyano hanggang tayo ay makarating sa langit. Katulad noong nangyari kay Elias, na matapos siyang makakain ng tinapay na mula sa Diyos, siya ay nagkaroon uli ng lakas upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Para sa ating mga Kristiyano, napakahalaga ng banal na Eukaristiya. Ito ang nagbibigay sa atin ng ating kinakailangang lakas upang sa kabila ng hirap, pagsubok, sa kabila ng takot, tayo ay patuloy pa rin na lumalakad sa ating paglalakbay, patuloy pa rin na tumutupad sa ating misyon. At nangangailangan nga din ng maayos na paghahanda para ating matanggap si Jesus sa banal na Eukaristiya. Samantala, sa ikalawang pagbasa naman ay ipinapaalala sa atin ni San Pablo na ang ating pananampalataya kay Jesus at sa banal na Eukaristiya ay humahamon din sa atin upang maging kabahagi sa misyon ng Panginoong Jesus. Yung hamon sa atin sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, tumulad tayo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, nararapat lamang na tayo ay laging mamuhay sa pag-ibig katulad ng pagmamahal na ipinakita sa atin ni Jesus sa banal na Eukaristiya. Pagmamahal na nagbabahagi, pagmamahal na nagbibigay buhay, tinatawagan tayo ng Panginoon upang ibahagi ang biyaya ng pananampalataya na ating tinanggap sa ating kapwa. Lalo't higit sa mga panahong ito ng kahirapan, nangangailangan ang ating kapwa ng mga tao na magbibigay sa kanila ng pag-asa at pananampalataya, magpapatibay sa kanila ng kanilang loob. Kung papaanong si Jesus ay naging tinapay ng buhay para sa atin, hinahamon din tayong magbahagi sa ating kapwa. Marami ngayon ang mga taong nagugutom, nahihirapan, dulot ng pandemya. Hindi pwede na yung tao na mayroon ay isipin lamang niya ang kanyang sarili. Kailangan yung taong mayroon ay matutong magbahagi, lalo't higit sa mga nangangailangan. At kung papaanong tayo ay binubusog ng Panginoon din, hindi lamang sa ating physical na katawan, kundi binubusog din tayo ng Panginoon ng pagkaing espiritual. Tinatawagan din tayong tumulong upang ating kapwa ay mabusog din ng pagkaing ito, na maging daan tayo upang mapalapit ang ating kapwa sa Diyos. Kaya nga sa linggong ito, muli ay humihiling tayo sa ating mahal na Birhen. Sa kanyang mga panalangin, tayo nawa ay magkaroon ng matibay na pananampalataya kay Jesus, na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang tinapay ng buhay. At tayo din ay makatugon sa ating misyon na ibahagi ang pananampalatayang ito sa ating kapwa, na tumulong sa pagbabahagi lalo't higit sa mga nangangailangan. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, naog sa mga kinaroroonan ng mga yumao, ang may ikatlong araw na buhay na mabuhi, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula, paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo pang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga lalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Ipapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakunang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Bukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Namudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pablo ng Ermitanyo. Panalangin mo kami. San Santiago Apostol na aming patron. Panalangin mo kami. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. Peruyos ako et minimisteryo, may isifit siya, mor divinitatis consortes, cui humanitatis nostra fieri, lignatus et parps. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at mula ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. In spiritu humanitatis et in animo contrito sos cipiamur ate Domine, ut sic fiat sacrificium nostrum in conspectus tuo odie, ut taceat tibi Domine Deus. Lavame Domine ab iniquitate mea, et a peccato meo mundame.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawang upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin upang ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. O sana sa kaitaasan, pinagpalaan na pa rin dito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayo hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kapariya. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Sa mga Espiritu Santo, binuhin mo sa iyong pagkamatay ng sanlibutan, pakundangan sa iyong banal na katawan at dugo, iandyan mo ako sa lahat ng mga kasalanan, walay sa iyo, magpakailanman. Jesus,
Ito ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Katawan ni Kristo. Amen. Corpus Christi, custodiam et vitam aeternam. Amen. Sanguinis Christi, custodiam et vitam aeternam. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Pagbalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal nating Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang banal na pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon kung kami mamatay, San Santiago Apostol na aming patron, ipanalangin mo kami.